quickly on a month or not? Are there gonna be questions for that? Magandang umaga sa ating lahat. Sa inyo ba walang magpa-file? Baka kako meron hanggang alas 5 lang. Ako'y nagpapasalamat sa mga supporters sa labas. Napakarami, hindi ko alam kung saan ang galing sila. Laki ng problema ko, paano ko sila pakakainin. But anyway, I'm basically here. I just filed. Nag-file pa lang tayo ng ating COC for Senate. Ang sinasabi ko parati is that the top three agendas that I have is always and has always been health, education, and this time energy, kasi napasok ako sa energy. But sa pagdating sa tamang panahon, ito'y lahat may lalahan. But this is not just saying health. Ang sinasabi ko parati, health, kasi dito sa Pilipinas, pag nagkasakit ka, baon ka na sa utang, isang sakit ka lang. Dalawang sakit, magnanakaw ka na. Education, traditional pa rin tayo. I think it's about time we move into innovation. Multimedia, for example. And energy, I don't even have to mention that, how important it is to this country. So yan po ang magiging top three agendas natin. Chair Fiona Nicolas, CNN Philippines Online. Hello. What can you say about the LP slate, and are you confident that all of you will be able to get in the top 12? Well, ganito siguro. The last time na nakita ko yung top 12 talaga, yung buong partido ay nakapasok was, I can't even remember. I think sa panahon ni Presidente Cory Aquino, doon nagsimula yun. Ang 12, I'm confident that majority will go in. Whether it's all, okay, depende na yan sa kampanya namin. But we will do our best para yung buong slate talaga mapasok. That's coming also from the veteran na mga senador. Kaming mga neophyte, talagang kumukuha rin ng pointer sa kanila. Okay. Thank you very much. Last po. Ernie Reyes po sa interaction.com ng TV5. Sir, confident ba kayo na maiboboto kayo sa Mindanao despite na napakaraming brownout, daily brownouts doon dahil dapat na nalutas nyo during your incumbency sa energy department? Kagaya ng sinabi ko, ang energy are long term. Ang sinasabi ko dito, what I'm promising is that sinimulan yan, hindi sa termino ko, 2005 pa yan. Matatapos yan, ang brownout nila matatapos 2016. Pre-project natin yan. Alam ng mga taga Mindanao yan. Ang ginawa natin dito are interim solution, waiting for the final solution. Ang sinasabi ko parati sa Mindanao, nandyan na. 2016, ang problema ng Mindanao is, I made sure, pag-upo ko, that they will have an oversupply. In fact, ang problema nila sa 2016 late is going to be an oversupply. Naintindihan ng taga Mindanao yan. Okay? Thank you very much.